Sorry guys, kasi medyo naputol pala yung ating video. And then also napansin ko na iba pala yung kulay niya kapag recorded na yung video. So parang medyo pinkish yung kanyang stain, although sa screen ng laptop ko, katulad siya ng itsura ng kung ano yun mismo nasa microscope. So yun. So medyo in-adjust ko yung kanyang brightness dito sa ating software. So hopefully medyo makita na natin ang ayos dito sa next video natin, sa continuation natin. So ito. So ito, itong dalawang cell na to, para sa akin, ikakount ko siyang as myelocyte. So ayan, myelocyte siya. Ano na nakita dito monocyte kanina eh. So pakita natin. Ito, monocyte to. Ay, gumit na ito. Yan. So ito, monocyte siya and ito rin. Kasi kung makikita na, i-compare natin yung kanyang nucleus, medyo parang light gray siya o yung sinasabi nila na, yung description nila na parang glass ground appearance. So, and then also meron siya mga parang butas. So, yun yung tinatawag nating baculation. So, monocyte siya. At ito namang isang to. So, pakita natin. Itong isang to, mukha siyang medyo mukha siyang batang basophil. So, pwede kong sabihin siyang parang myelocyte na basophil. So, kumbaga, pag nag-mature siya, basophil siya. And then, itong dalawa naman na to ay, myelocyte. Ito, isang blast. So, hopefully, malinaw sa inyo. So, kitang-kita natin yung kanyang nucleolus. So, yan. And then, also, kung mapapansin natin, lalo na kung nasa microscope, medyo katulad yung kanyang cytoplasm, medyo katulad siya ng monocyte. So suspected ko na parang monocytoid lineage siya. And then ito, lymphocyte siya. Ito rin, isang to. So lymphocyte. Then ito, myelocyte. Wala tayong makita ang pro. So, itong dalawang to. So, monocyte, then neutrophil, then dalawang lymphocyte. So, yung lymphocyte natin, halos kasing laki kung compare natin sa size ng RBC. So, yun siya. Although itong ating red cells, parang mukha siyang dimorphic. So, mayroon mga hypochromic and then normal naman yung tsura. Parang nga meron pa siyang microspherocytes. So, may something talaga sa blood flow ng patient natin. So, ito. Metamyelocyte siya dahil nga nagkaroon na siya ng indentation. And then also, advice ko rin na kapag, kasi may mga drugs or medication yung patient na pwedeng affects sa nuclear formation, nucleus formation. So, katulad nga ng tacrolimus na nag-affect talaga siya sa formation ng ating nucleus ng neutrophil. So, nagmumukha siyang parang metamyelocyte o myelocyte, pero matured yung kanyang chromatin pattern. So, careful tayo doon. So, ito, blast din siya. Nasa gitna. Ikaw nasa middle. May mga blast din naman kasi talaga tayo na granulated ba. So, yun. Ito, blast siya. Blast din siya.
meron siyang nucleolus, and then mukha nga siyang parang magkakaroon ng hour rods pa. Although hindi pa naman, granules lang naman siya. So ito, monocyte siya. Although mayroon siyang hindi normal yung kanyang nucleus. So parang may something talaga sa patient natin na to. Ito, isang malaking, mukha siyang monocyte kasi dito eh. Kaso, immature ba? Parang immature monocyte siya eh. So ito rin monocyte siya pero may something sa kanya. So pwedeng abnormal o immature monocyte siya. So yun. So ito, feeling ko nga monocyte yung lineage niya. So ito, mukha siyang blast para sa akin. Pero yung kanya cytoplasm, tapos meron pa, parang meron mga, may vacuole pa siya dito. So monocyte siya. Blast na monocyte. Ito, blast din siya. So blast siya. Ito naman may yellow site, and then ito matured na siya kahit na may indentation siya pero matured yung chromatin pattern niya. So monocyte, sorry, my yellow site, lymphocyte. Natalang tayo makita. May nakita tayo isa kanina pro myelocyte pero sana may ano pa tayo. So marami talaga siyang blast. So feeling ko pwede siya maging acute leukemia eh, kapag more than 10%. Pero syempre magdedepende pa rin yun sa ano eh. So ito, blast din siya. Yan, sa blast. Ito mukhang blast din para sa akin siya. Blast talaga siya. Madami siyang blast. O, ito. Meron siyang nucleated RBC. So, yan. Ito, metamyelocyte siya. Tsaka ito rin. Pero ito, para sa akin, matured siya. So, yun, guys. So, yun. Hopefully may natutunan kayo kahit paano. So hanggang dito na lang muna, then try natin next time. So yun. Ay, may oras pa pala tayo ng konti. Kasi hanggang 10 minutes lang yung ating free sa video natin. So kaya medyo putol-putol talaga. So yun. So hanggang dito na lang muna. Putulin ko na rin dahil medyo kung 20 minutes na rin. So hopefully may natutunan kayo kahit konti, and then sa susunod try natin maghanap ako ng slide na medyo maganda siya. Actually marami na akong naipon na slide. So ayan siya. So hindi ko pa lang na-check masyado pero yung iba na may mga label na. So ayan. So hopefully mapakita ko sa inyo tapos mapag-discuss tayo. So